kami pagpailo-ilo ang paranormal investigator na si Ed Calwag para suriin ang mga pangyayari. Dinuntahan niya ang punso sa bakuran. Kung sakaling meron man, please tinawag natin sila, pakipag-communicate tayo na huwag na nilang guluhin yung mga tao rito. Pero so far, hindi ko naramdaman na active ito eh. Just in case lang na meron talagang tumitira dito, at least meron na tayong ginawang precaution. Kung sino man yung mga elemento nandito, nagbigay ng kaluluhan sa lugar na ito, hinihiling ko na makipag-usap kayo sa akin. Dito sa area na to, merong akong naramdaman dito. So yung sinasabi nila na taong mga maiting, possible dito nila nakita yung sa area na to. Hanggang doon, bilang puno. Although kanina may nakita akong babaeng puti, na posibleng gumagala din dito, umiikot dito sa lugar. May nakita ako ng mga elemento na malalaki, maiting. Once ko na silang nakita before eh. Pakaramdaman mo mabuti, huwag mo lang kontrahin. Mabigat ba? Pakaramdaman? Mabigat na ipakaramdaman? May tao sa ito niya. Sinusukat ko kasi papaano yung lakas nila, kung papaano nang hina ka, dumapit sila sa'yo. Pinapakita ko lang po sa inyo na ganun din po ang way nila, kung papaano yung tao nang lalata kapag ka merong ibang pwersa, may mas malakas na enerhiya na dumadampi sa katawan. Ang mga Tinukoy nga kaya ang sumapi sa pamilya ni Tatay ni Canor. Yung possession kasi hindi ko pwedeng sabihin na full possession eh. Dahil wala akong nakita na evidences na yung tao mismo naging vessels o ginamit yung katawan. So hindi nagamit fully o hindi ginamit yung katawan. Most likely, yung tao kasi parang during that time na may nakitang elemento, parang nagkaroon lang ng tinatawag na chakra imbalance. Ang mga itong gagambalain kung ayaw mong magulo ang iyong buhay o masaktan. Sa kabilang banda, may scientific explanation tungkol sa mga ito na pugad ito ng mga insekto sa magkaibang paniniwalang ito. Saan ba tayo lulugar? Kanino maniniwala? Nakataya yan sa ating personal na pagtitimbang at pananampalataya. May tao sa ito.